Nang pumasok si Jimmy sa abandoned house ay makikita ang manikang nakataob sa upuan na nasa gilid ng pader. Pero nang bumalik siya sa pasukan ay nakaupo na ang manika. Hello mga kamulti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Ito ay mula sa isang urban explorer na nagpunta sa masukal na kakawayan malayo sa kabiyasnan ng Poland. Sa pagsuyod niya ng kabundukan ay inabutan na siya ng dilim. Kaya naman nagpasya siyang umuwi na, ngunit ang ginawa niyang ito sa kadiliman ng paligid ay isa pa lang malaking pagkakamali. Someone or something ang makikitang hinabol ang takot na urban explorer. Kung sino o anuman ito ay nagmula ito sa itaas na bubong. Kaya naman mabilis na tumakbo sa kakawiyan ng explorer upang makatakas sa nilalang. Pero tila ba sinundan pa siya nito? Sa kabutiang pala din nakauwi rin ng maayos ang urban explorer at nai-share ang footage na na-record niya. Ayon pa sa mga viewers ay napansin nilang talaga namang napakaputla ng unknown stranger. Ayon pa sa isang viewers ay bumisita rin sila sa parehong pasilidad at nakita rin nila ang parehong nakakatakot na lalaki. Well, talaga nga namang matatakot ka lalo na nagmula ito sa bubungan at bumaba upang habulin ka. So ano sa palagay mo ang umapol sa urban explorer? Tao rin kaya ito? O sa atin pa, ayaswang? Ang lalaking ito ay naka-experience ng kakaibang encounter sa kakauyang malapit sa bahay nila. Si David ay mahilig kumuha ng mga litrato at video ng wildlife, pero sa pangyayaring ito ay hindi lang basta wild ang makukunan niya. Well, pagmasdan mong maigi. Nakita mo ba? Inakala lamang niya ang prank ito, pero habang papalapit siya sa nakita nito ay laking gulat niya nang bigla itong maglaho sa likod ng puno. Huh?
Ang kakaibang imahe na ito na na-capture niya ay nagpapaalala sa folklore ng lugar na kilala sa tawag na The Legend of Banshee. Ito ay mula sa Irish mythology kung saan ang Banshee ay isang spirit na associated in omen of death. Kaya naman ang isla na kilala sa folklore nito ay perpektong nagpapakita ng nasabing Banshee na nanahanahanan na sa kakauyan. So ano sa palagay mo? Totoo kayang nakunan niya ang kakaibang paranormal figure o refleksyon lamang ito ng ilaw o anino ng mysterious landscape? Ano sa palagay mo? Isang motorista ang papauwi nang biglang may ispatan nitong kakaiba. Kakaibang pangyayari sa daan. Ayon sa mga viewers ay maaaring gumagawa lamang ang babae ng TikTok video. Pero ang oras sa mga panahong nakuna nito ay 3 AM ng madaling araw. Ang iba naman ay nagsasabing maaaring nakakaranas lamang ito ng mental problem. Magpagayon pa man, kung ganito ang makikita mo sa daan at sa kalagitnaan ng gabi ay 99% na talagang kakabahan ka sa kung ano ang nangyayari. Either way, ikaw, ano sa palagay mo ang ginagawa ng babaeng ito? Ito ay kinuha natin kay Nook Star 5 kung saan si Soul Mori ay nagsasabing naninirahan sila kasama ng pamilya nito sa isang napaka-haunted na bahay sa England. Ang bahay ay ginawa noong 1902 at naglalaman pa rin ng mga kakaibang gamit na pagmamayari ng unang may-ari nito. Pero ang pinakakakaiba sa lahat ay ang painting sa third floor na iniwan rito ng previous tenant. Sinasabi ni Susie na ang painting na ito ang pinaka-haunted sa loob ng bahay. Ayon pa sa kanya ay palagi ang nakikipag-usap ang pamangkin nito sa painting na si Gilbert. Si Gilbert umano ang naninirahan sa painting. It could get cold. You can't touch cold stuff. But I'm warm. Isang araw ay tinanong nila ang pamangkin patungkol kay Gilbert. Do you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Meg. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah. What does he say? Dito na naging kakilakilabot ang sumunod pang natuklasan ni Susie. Nagsagawa siya ng investigation at nakalap nga nito ang litrato at impormasyon patungkol sa bahay. At ang nadiskubre nito ay talagang creepy. It is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are 6 people present in the photo. Nalaman ni Susie na hindi lang pala sila ang una dahil meron na palang nauna sa kanila bago sila lumipat rito. The little boy called Gilbert was also registered here in 1911, so he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo. Makikita rin ang misteryosong imahe sa itaas na pintana. Of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. Naging kakaiba talaga ang palibot ng bahay dahil habang mag-isa si Susie ay nakakarinig na siya ng mga kalabog sa itaas. Kaya naman agad niyang kinuha ang cellphone upang mag-imbestiga. At ito ang na-record niya.
May mga kalabog na nagmumula sa playroom kung saan nakasabit ang painting ni Gilbert. Pero nang tignan niya ang loob ng playroom ay walang anuman o sino man ang nasa loob. Isang gabi ay muling umakyat si Susie at nakita naman nito ang pamangkin na may kakaibang ginagawa sa loob ng playroom. Kumakanta ang batang babae ng You Are My Sunshine. Remember na si Gilbert ay naninirahan sa sinasabing old painting ng araw na nasa pader. Coincidence nga ba? Siguro. Pero nang matapos ang batang babae at bumalik sa kwarto nito ay agad pinuntahan ni Susie at kapatid nitong lalaki ang sahig na nilalaro ng pamangkin nila. At ang makikita nila ay talagang magpapalamig ng buong katawan nila sa takot. Sa ilalim ng sahig ay mayroong old Ouija board na may picture ng araw na kamukhang kamukha ng haunted painting ni Gilbert. So meron kayang spirit na nagngangalang Gilbert na siyang nananahanan na sa playroom ng old house. At ang spirito kayang ito ay nagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng batang pamangkin ni Susie. Ano sa palagay mo? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang creepy video naman ito ay na-record sa Santiago, Chile kung saan isang bus driver ang mag-isa sa isang bus station nang may mapansin itong tao sa likod na nakaupo sa loob ng bus. Corre el tiempo. Hay un pasajero sentado en el asiento que va solo al lado de la puerta. Nos movemos y no hay nadie. Es un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. Y las cámaras no están paradas, siguen moviéndose. ¿Habrá sido alguien que se murió ahí sentado? Ang security camera live feed ay nagpakita ng isang young passenger na nakaupo sa likod ng driver. Pero nang humarap, ang driver ay wala na ito. Labis na nagtaka ang driver sa kung naka-experience nga ba siya ng real paranormal events. Sa kasamang palad ay dito na naputol ang video. Well, galing ito kay Nooks at sinubukan kong hanapin ang original uploader nito pero hindi ko na ito makita. Well, totoo kaya itong multo o isang strange camera glitch lamang? Ano ang opinion mo patungkol rito ka multi? Ang urban explorer na si Jimmy Jimenez ay nag-travel sa isang abandoned ghost town somewhere in mountains of Mexico.
Dito ay napunta siya sa isang empty house na may harang. Tinanggal nito ang harang upang makapasok sa loob. Sa pag-iimbestiga nito ay wala naman siyang nakitang kakaiba maliban sa madumi at malikabok nitong paligid. Pero sa mga sumunod na mangyayari ay magpapaisip sa iyo kung bakit nga ba ito hinarangan. Maaring may strange activity nangyayari sa loob. Well, panoorin mong maiki upang hindi mo makaligtaan. Nang pumasok si Jimmy sa abandoned house ay makikita ang manikang nakataob sa upuan na nasa gilid ng pader. Pero nang bumalik siya sa pasukan ay nakaupo na ang manika sa itaas ng upuan na nakaharap pa kay Jimmy. Tila ba pinagmamasdan siya nito? Wala man lang kaalam-alam si Jimmy sa nangyari. Ngayon ayon sa pinagkunan natin ito ay walang cut sa video. Ang tanging aso lamang at mga yapak ni Jimmy ang maririnig sa video. Kaya naman naging misteryoso kung paano gumalaw ang manika. So may masama kayang nangyari sa loob ng bahay na ito? At ang manika kaya ay hudyat na dapat nang umalis si Jimmy sa loob ng bahay? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.